Bibles app. Yan, mga Bible na ngayon. Bawal na cellphone. Amen. So, back to basic. Back to basic. So, salamat sa ating Diyos. At ito po yung ating topic ngayon. Ito ang ating title. Tapat ang nangako. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos na nangako ay siyang tapat lagi, mga kapatid, sa kanyang mga pangako. Ang ating verse, bilang mga kapatid, Diyos, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Hebreo chapter 10 verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Praise the Lord. So yung promises ng ating Panginoon, mga kapatid, alam natin kung sino yung tinutukoy po diyang nangako. Yan po yung ating Panginoon, mga kapatid. So, ang Diyos, hallelujah, na pinaglingkuran natin, sabi ko kanina, hindi po tayo nagkamali ng Diyos na pinaglingkuran. Ang Diyos na pinaglingkuran natin, nakilala po natin, ito yung Diyos, mga kapatid, hallelujah, na buhay at kumikilos, gumagawa, tumutupad sa bawat kanyang pangako, mga kapatid. So, para magkaroon tayo ng background, mga kapatid, sabi na yung promise, ito po ay declaration or assurance. Amen. Assurance, mga kapatid. Nakakaasa po tayo that one will do a particular thing or that a particular thing will happen. Mangyayari, mga kapatid. Assure someone that one will definitely do, give, or arrange something, undertake, or decree, declare that something will happen. So, ang promise, mga kapatid, ito po yung definition po niya, na ito po yung promise ay assurance, yung tunay na pangako, ha? Kasi yung pangako, maraming pangako, mga kapatid, ay napapako. Pero ibahin mo ang ating Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng pangako, tutuparin po talaga ito, mga kapatid, ng ating Diyos. So, nag-search ako kagabi, mga kapatid, na yung mga promises sa Bible, napakarami po pala na, ano po, sabi po dito, promises in the Bible. God to man, makikita po natin, 7,487. Tapos yung pangako ng tao, papunta sa ating Panginoon, 290. Logi sila. Ang daming pinangako sa atin ng ating Panginoon, tapos yung pangako natin pabalik sa Kanya, napakaunti. Amen. Dito makikita po natin, mga kapatid, pagamat ang Diyos ay Diyos, mga kapatid, ang Kanyang pangako ay patuloy na nag-uumapaw. Amen. Tuloy naman, kung titingnan natin yung isang banda, mahirap talaga mangako sa Diyos. Amen. Kasi tayo, ang kaya lang nating ibigay ay napakalimitado. Ang ating Panginoon, kapag nagbigay, kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay, mga kapatid. Lahat ng ating pangangailangan, kayang ibigay ng ating Diyos. Kaya, maintindihan din natin ang parte natin bilang tao, mga kapatid, kasi mahirap ipangako, mga kapatid, mas lalo na sa ating Diyos, amen, na napakalimitado po natin. So, maintindihan din po natin sa isang banda. Pero tingnan po natin, mga kapatid, yung agwat. 26 times ulit-ulitin mo, saka ka palang aabot, mga kapatid, sa pangako ng ating Panginoon. Saka ka palang, mga kapatid, magkakaroon ng equal, mga kapatid, 26 times. 290. Ganun karami, mga kapatid, ang kailangan pangako, yung lamang ng ating Panginoon sa atin. Maraming pagkakataon po, mga kapatid, sitwasyon na hindi natin alam, kasi sa sobrang dami ng pangako sa atin ng ating Panginoon, maraming mga pagkakataon, maraming sitwasyon na hindi natin alam na meron na palang natutupad na promise sa atin ng ating Panginoon. We are unaware. Amen. Hindi natin alam. Ah, ito na pala yung pinangako ni Lord sa akin. Narealize me, isang taon na lumipas. Oo, palalo. Meron na akong ganitong buhay. Nandito na ako sa ganitong pananampalataya. Pangako nga pala ito sa akin ng ating Panginoon. Amen. So, sobrang dami ng pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Minsan talaga, unaware po tayo na marami na palang na-unfold na promises ang ating Panginoon. Marami na po pala, mga kapatid, natutupad na pangako ang ating Diyos sa ating buhay at sa ating pananampalataya na tayo ay unaware pa rin, hindi pa rin natin na
minsan, nagkakaroon ng realization, mga kapatid, kapag kausap natin, nagpe-pray tayo, mga kapatid, Lord, ito nga pala yung promise mo, na ako iingatan mo. Dami na akong pagkakataong dumating sa mga iba't ibang pagsubok, pero nandyan ako, Lord. Iniingatan mo ako. Di ba may mga ganyang bagay, mga kapatid, na nangyayari po sa atin. Amen. Kaya, ito ang kaibahan po ng Diyos, mga kapatid, sa tao. Unconsciously, bilang tao, minsan nakakalimutan natin yung pangako natin sa Kanya. Amen. Tama po ba? Amen. Sino po dito yung napakarami ng pangako sa ating Panginoon? Amen. Bukas limot na. Sa dami natin pangako kay Lord, ang dami na nating napako. Amen. Kung sa isang bagay, sa isang bahay na kahoy, mga kapatid, napakatibay na nung bahay na yun kasi ang dami ng napako. Amen. Imbis na isang pako lang, dahil ang dami pong pangako, sobrang tibay na kasi ang dami ng napako, mga kapatid. Amen. Marami po tayong binibitawan sa ating Panginoon. Amen. Pero ibahin mo ang ating Panginoon. Unlike sa ating Diyos, unconsciously, tumatanggap po tayo ng kanyang pangako. Hindi natin napapansin, pero ang Diyos, kung ang tao nakakalimot sa kanyang pangako, ang ating Panginoon, hindi po yan nakakalimot ng pangako sa ating mga kapatid. Amen! Hallelujah! Marami ng pagkakataon na nahihiya po tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay nagbibitaw ng isang pangako na hindi natin magampanan. Na hindi po natin talaga masabi o sabihin po natin na hindi natin mapangatawanan yung pangakong yan. Pero ibahin mo ang ating Panginoon. Marami ka man unfulfilled na mga promises sa ating Panginoon. Pero ang Diyos, hindi yan titingin sa mga bagay na hindi mo naganap. Ang ating Panginoon, tuto pa rin ang ating Panginoon ang pinangako niya sa iyo. Yan po yung pagpapakita ng kanyang biyaya. Amen. Yan po yung grace na tinatawag, mga kapatid, na kahit po tayo, hindi po natin nauuna ang ating Panginoon, nakakalimutan natin yung maraming bagay tungkol sa ating Diyos, pero ang ating Panginoon, hindi po yan nakakalimot sa atin. Hallelujah. Aware man ang Panginoon sa mga ganyang pangyayari, pero hindi po titigil ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Amen. Gusto nating patunay, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, marami po sa atin po dito na bunga ng pangako. Pangako sa mga mananampalatayang nauna sa atin. Amen. Sino dito yung alam niya sarili niya, sila ay bunga ng prayer. Sila ay bunga ng panalangin. Amen. Nakipag-commit sila sa atin. Yung mga unang mananampalataya sa atin, nakipag-commit sila sa ating Diyos. At pinangakuan sila ng ating Panginoon. Kaya nandito ito ngayon. Hindi, mga kapatid, tumigil ang Diyos. Tinupad niya ang kanyang pangako. Kaya sa ating, mga kapatid, hallelujah, magpasalamat tayo dahil may Panginoon na nagkikip ng kanyang promises at mayroong mga naunang mananampalataya na nakipag-covenant sa ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, nakakaranas po tayo. Nag-iisip tayo minsan, Lord, ang dami ko nang ginawang kamalian sa iyo. Lord, ang dami ko ng pagkukulang, ang dami ko ng pagkakasala. Lord, ilang taon, ilang buwan na kita hindi talaga nagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Pero bakit, Lord, nandito ka pa rin? Amen. Lord, ba't nananatili ka pa rin sa akin? Lord, kahit hindi na ako nagpe-pray, bakit iniingatan mo pa rin ako? Lord, bakit hindi ako seryoso sa iyo, pero seryoso ka sa akin? Kasi pangako po yan, mga kapatid, na pinapatuloy, na pinakahawakan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, He is faithful to His promise. Amen. Yes, hallelujah. Kaya, mga kapatid, amen, kaya nananatili pa tayo dito dahil yan sa bunga ng pangako ng ating Panginoon sa mga unang mananampalataya. Magpasalamat po tayo, mga kapatid. Ilan na niyo, mga kapatid, si Pastor Jojo Tinoco? Taga Tinumbak. Di ba, mga kapatid, ang sabi niya, ang pagtuko si Pastor Jojo Tinoco, talagang, ano sabihin natin na, pasaway, talagang, basugulia, sira ulo. Noon, hindi ngayon, mga kapatid. Talagang, ano siya eh, basugulero, talagang tambay talaga. Pasaway na tambay, kasi may mga tambay na ano eh. Okay lang. Ngayon, tambay na pasaway, mga kapatid. Ang sabi niya, Dan, sabi niya po dyan, mga kapatid,
may isang bahay doon mga kapatid. Nasa tuwing dadaan siya, may nakikinig siyang naiyak. Meron siyang nakikinig na na. Naiyak. Tuwing dadaan siya sa bahay na yun, may naiyak mga kapatid. Nagtataka siya. Bakit sa tuwing dumadaan siya sa bahay na yun, may naririnig siyang umiiyak. Yun pala mga kapatid. Merong isang ano doon, yung asawa niya ngayon. Tuwing dada kasi pasaway siya, hindi siyempre kilala, sikat, pasaway eh. Talagang makulit, talagang sabi natin pasaway talaga sa lipunan mga kapatid. Yun pala mga kapatid. So ito yung dadaan sa Pastor Jojo, si yung asawa niya ngayon mga kapatid, Sister Maribel, ano pala, kapit siya sa ano, sa pader, ipagpipray niya, Lord, iligtas mo itong dumadaan na ito. Yun ganun lagi mga kapatid, kaya pala umiiyak, nakakarinig siya ng iyak kasi pinagpipray po siya mga kapatid. At look at the Lord was done, mga kapatid. Naging pastor, mga kapatid. Yan ay pangako, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kung sino man, mga kapatid, ang kanyang, ang ating ilalapit sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Wala mo magagawa ang kaaway. Amen. Tutuparin at tutuparin po yan ang ating Panginoon. Kaya pag meron po kayong gustong maligtas, mga kapatid, huwag po kayong mahihiyang ipag-pray ang mga yan. Amen. Huwag po nating mahihiya, mga kapatid, kasi may pangako ang ating Panginoon, mga kapatid, na kung ano yung desire ng ating puso, mga kapatid, imimit po yan ang ating Diyos. Kaya huwag tayong titigil sa pananalangin, mga kapatid, kung tayo ay kaya yung ilihans nyo. May kapangyarihan tayo, may authority tayo, mga kapatid. Alam niyo sa bagay na yan, kaya kahit napakatigas ng ulo, kahit napakatigas ng puso, mga kapatid, kahit hindi mo na alam ang gagawin mo, may magagawa ang panalangin at ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Marami na yung pagkakataon, kahit ako, nililihan sa ako ng tatay kasi sobrang bait ko noon. Amen. Sobrang bait ko talaga ng mga kapatid. Kapag natutulog ako, papasok nyo na madaling araw. Sa bahay, kinikwento na lang niya. Hindi ko talaga alam, wala akong kamalay-malay mga kapatid. Buti, iba, ang prayer sa akin, magbago ako. Hindi ako pinag-pray na, kunin mo na ito. Buti na lang, ano, pag-ibig pa rin mga kapatid. Talagang, sabi niya, kasi doon sa kabilang kwarto, magkatabi lang yung kwarto namin, pero magkaiba ng pintuan. Kapag binuksan mo ng konti yung pintuan, up and down, double deck po kasi yung kama. Ako sa taas. Saktong-sakto pong bukas doon. Ganun na ganun. Natin yung ulo ko sa may malapit sa pintuan. Kaya pagbukas mga kapatid, alam ko, ganun yan siguro. Kasi pagbukas yan, lihan sa agad mga kapatid. Kasi sobrang na eh. Sobrang light mo na talaga mga kapatid. Kaya tingnan niyo mga kapatid ang panalangin, ang pangako ng ating Panginoon ay tutuparin at tutuparin ng ating Diyos mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, hallelujah, asarap i-avail ng promises ng ating Panginoon. Amen. Kapag tayo mga kapatid, hallelujah, ay ipinangako na ng ating Panginoon. Amen. Sa mga unang nanampalataya mga kapatid, kahit sa atin, pwede natin yan, Lord, ang pangako mo, tutuparin mo yung aking ano eh. Yung desire ng puso ko, kapag inilapit ko ang taong ito, kapag nilapit ko ang sitwasyong ito, Lord, alam ko, naniniwala ko, dahil sinasagot ng Diyos yung panalangin ng mga matutuwid. At kapag nalaman mo mga kapatid, ramdam mo sa sarili mo, hallelujah, nandyan yung katwiran ng ating Panginoon. Hallelujah. May kapangyarihan po yan mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya, i-pray nyo lang. Walang matigas na walang matigas na puso sa mainit na panalangin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Talagang pag-apuyin natin yung ating panalangin, may promise ang ating Panginoon at tutuparin po yan ang ating Diyos mga kapatid. Minsan magtataka ka na lang, kahit ikaw sa sarili mo magtataka ka kasi lumalambot na yung puso ng mga pinapanalangin mo. Minsan sila na yung nagkukusa na lumapit sa iyo eh. Diba? Yung mga pangangailangan natin minsan mga kapatid, sila din kusang pumupunta po sa atin. Amen. Kasi iba yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Tandaan po natin yan mga kapatid. Makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na hindi naiisip ng tao na pwedeng posible. Hallelujah. Kaya, though, mga kapatid, may mga pagkakataon mga kapatid, habang tayo ay pinapanalangin ng mga taong yan na nagkikare sa ating pananampalataya, talagang ang Diyos, alam nyo,
kahit hindi natin nakikita, pero alam ng Diyos, alam natin na kumikilos ang ating Panginoon, kahit maliit na bagay, inuuti-uti ng ating Panginoon. Mahirap kasi biglaan eh. Sino yung nakaranas dito mga kapatid ng nasugatan, tapos nilagyan ng tape? Di ba yung ano po, yung medical tape? Ang sakit na, no? Kaya pag medical tape, medyo inuunti-unti yan eh. Yung pag mayroong mga nasugatan, nasaktan, mga kapatid, talagang nilalagay ng mga medical tape, inuuti-uti yan kasi masakit pag sobra. Ganyan din ang ating Panginoong minsan nasusugatan tayo mga kapatid, hindi tayo punay-pwersa. Inuuti-uti yan ang ating Panginoon para hindi natin maramdaman, kundi maramdaman po natin yung sarap mga kapatid na tayo mga kapatid ay kinakalinga pa rin po ng ating Panginoon. Kasi pag sobra, bliss, mapapahiyaw ka. Aray! Sobrang sakit mga kapatid. Ang ating Panginoon, tandaan po natin yan. Hallelujah. Kapag nangako ang ating Panginoon, tutuparin niya po yan. Walang makakahadlang sa pagtupad ng pangako ng ating Panginoon. Yes. Tandaan po natin yan mga kapatid. The devil cannot stop what the Lord has promised. Hallelujah, panghawakan po natin yan mga kapatid. Lord, di ba, ipinangako mo yung bagay nito. Panghawakan mo yan, panampalatayanan mo yan mga kapatid. Magtiwala po tayo sa pangako ng ating Panginoon. Kahit tila minsan mga kapatid, Lord, parang hindi mo naman ginagawa. Di ba, may mga ganyang tagpo po tayo sa buhay po natin bilang mananampalataya. Lord, ang tagal ko na itong pinag-pray ah. Lord, ang dami ko nang in-invest na luha dito. Ang dami ko nang overnight, lahat na Lord. May personal fasting pa ako. Pero bakit hindi natutupad yung mga pangako mo? Nakala mo lang yun, kapatid. Dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako nang higit pa sa inaasahan po natin, mga kapatid. May mga pagkakataon po kasi na ine-expect tayo, pero tandaan po natin, ang Diyos ay kumikilos sa unexpected na pagkakataon, mga kapatid. Unexpected na pagkilos ang ginagawa ng ating Panginoon. Iba ang isipan ng Diyos sa isipan po natin, mga kapatid. Kaya minsan, ang hirap din bilang isang mananampalataya na nag-i-expect po tayo ng isang bagay sa ating Panginoon. Kapag may ganyan tayong pananampalataya, maging ano tayo, sensitibo tayo sa pagkilos ng ating Panginoon. Minsan may mga pagkakataon, mga kapatid, na yung inihiling natin ay hindi bagay sa atin. May mga inihiling tayo na hindi sakto po sa atin. Kaya ang ating Panginoon bilang isang Diyos na nakakita ng hinaharap at nakakaayos sa atin, nagbibigay siya ng ibang bagay na mas sakto po sa pangangailangan at sakto mga kapatid sa ating pananampalataya. Kaya may mga bagay minsan, maraming umaalis sa pananampalataya na sila po ay nagkakaroon ng hindi sila nasasatisfy sa pananampalataya kasi yung mga inaasahan nila sa ating Panginoon, hindi nangyayari. Tandaan po natin, hindi dapat ang Diyos ang mag-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-adjust sa kalooban po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng pangangailangan at mga bagay mga kapatid na kinakailangan po natin. Amen. Kaya, tayo mga kapatid, ang gusto kasi ng ating Panginoon, tandaan po natin yan, yung the best. Minsan nagtatampo tayo kay Lord. Sino nagtampo kay Lord dito? Medyo nakaramdam ng pagtatampo sa ating Panginoon. Ito parang sa mapakinggan. Pero minsan ganyan tayo. Nagtatampo kay Lord. Not yung promise mo, natupad sa kanya, tapos sa akin hindi. Yung mga ganyang pagkakataon tayo, Lord, bakit yung pamilya niya nung pinag-pray na kuha agad, na sinagot mo agad, kung bakit ang tagal ko nang pinag-pray yung pamilya ko. Tagal ko nang pinag-pray yung bagay nito, hindi po pa rin binibigay sa akin. Sino siya? Baguhan pa lang siya eh. Pag nag-pray, ang bilis ng mga alam ng Diyos, hallelujah, ang the best para po sa atin. Amen. Tandaan po natin yan. Kaya ngayon, alam mga kapatid, kaya ngayon, alam na natin na ang Diyos ay tumutupad ng kanyang pangako, hindi na po dapat tayo mag-alindangan pa. Huwag na tayong maglagay, mga kapatid, ng doubt sa ating puso. Huwag na tayong maglagay, mga kapatid, ng takot, mga kapatid, sa ating puso. Ang Diyos
hallelujah, ay tumutupad sa lahat ng kanyang pangako, mga kapatid. Hindi natin kailangang matakot dahil ang Diyos, mga kapatid, ay laging kasama natin. Isa po yan sa pangako po ng ating Panginoon na sasamahan tayo ng Diyos, na tayo po ay kanyang kakalingain. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid, na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil minsan may mga pagkakataon, natatakot tayong sumunod sa ating Panginoon dahil sa kanyang gagawin. Minsan yung iba, gusto nilang mangyari sa kanila yung kalooban ng ating Panginoon. Minsan naman, natatakot yung iba na mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanila. Diba? Ang hirap unan, mga kapatid. Pero huwag tayong matakot. Huwag tayong magkaroon ng doubt sa ating puso, mga kapatid. Dahil alam nyo, ang Diyos ay gagawa ayon sa kanyang plano. At ito, mga kapatid, ay hindi po natin pagsisisihan kung patuloy na iaalaw po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Kasama po natin ang ating Diyos. Anuman na mangyari sa ating pananampalataya, sa ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Iingatan niya tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Isa sa yan, mga kapatid, sa mga pangako ng ating Diyos na pwede po nating panghawakan. Sabi ng Isaiah, mga kapatid, huwag kang matakot. Sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Hindi lang basta, mga kapatid, pero nandyan yung authority, amen, nandyan yung righteousness, mga kapatid, na aalala po sa atin. Ang Diyos ay tunay na kumakalinga po sa atin, mga kapatid. Ay matakot sa plano ng ating Panginoon. Amen. Promise na yan ni Lord eh. Nabibigyan tayo ng isang magandang buhay. Nabibigyan po tayo ng isang masaganang buhay, mga kapatid. Kaya kung i-allow lang natin ang mga bagay na ito, makikita po natin yan. Hindi na sa dulo ng ating edad, kundi kung tayo patuloy, mga kapatid, kasi minsan ang sinasabi, siguro, isipin natin, ay siguro pag umitad ako ng ganito na sa pananampalataya, makukuha ko ito. Hindi, mga kapatid, walang time limit ang ating Panginoon. I mean, ang time frame ng ating Panginoon ay iba't iba sa depende sa ating pananampalataya. Kung tapat kang nagsimula hanggang ngayon, mga kapatid, bakit hindi ibigay sa iyo ng ating Panginoon ang kanyang pagpapala? Ay tapat ka naman. Nasa status din po kasi, nasa kalagayan din po kasi ng puso, mga kapatid, dinidepende ng ating Panginoon ng kanyang pagpapala. Amen. Amen. Kahit matagal na tayong mananampalataya, kung tayo naman, mga kapatid, ay hindi pa katiwa-tiwala, hindi ka talaga pagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Baka mapahama ka lang. Baka mawalan ka lang sa pananampalataya. Pero kung tayo ay kahit baguhan pa lang, 3 taon, 4 na taon pa lang sa pananampalataya, kung mapapagkatiwalaan ka naman ng ating Panginoon sa ganyang bagay, bakit hindi niya ibigay sa iyo ng ating Panginoon? Ay katikatiwala naman tayo sa harapan niya. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso at damdamin po natin, mga kapatid. Alam niya po ang kailangan. Alam niya po ang bibigay niya sa ating, mga kapatid. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid. Aalalay, sabi dito, mga kapatid, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Mga kapatid, palalakasin tayo ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Panginoon at aalalayan tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, yan yung mga pangako ng ating Diyos. Ang sabi na Isaiah, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, may yung kanta natin, ako'y kasama mo. At sa pagtawid mo sa mga ilog ay hindi ka nila aabawan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Sino naman gustong lumakad sa tubig, mga kapatid? Sino naman gustong lumakad, mga kapatid, sa apoy? Sino gusto yung ganitong trip? Kasi nalalakad tayo sa tubig, mga kapatid. Amen. Pero tingnan po natin dito, kahit yung mga imposibleng mangyari, kasama pa rin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Isa po assurance yan ng ating Panginoon, pagkamat hindi natin yan gagawin, pero kung dumating tayo sa ganyang pagkakataon, hallelujah, asahan mo, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Ipinangako yan ng ating Diyos, mga kapatid. At tutuparin yan ng ating Panginoon. May mga pagkakataon sa ating pananampalataya na hindi natin alam kung bakit tayo napapunta sa ganyang sitwasyon. Hindi natin alam kung, nandito na pala ako. Di ba?
Parang naligaw tayo sa pananampalataya na napapunta tayo sa ibang lugar. Pero nakakaasa ka mga kapatid hanggat kasama mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Tutulungan at tutulungan ka ng ating Panginoon mga kapatid. Ang Diyos hindi po yan. Hallelujah! Hindi po tayo iiwanan hanggat tayo ay nakakapit sa Kanya mga kapatid. Hallelujah! Hanggat ang ating tiwala ay nasa Kanya mga kapatid. Hanggat inuuna po natin ang ating Panginoon. Hindi po yan titigil. Hallelujah! Sa pagtupad ng Kanyang pangako mga kapatid. Even mga kapatid na kahit sa mga ganitong sitwasyon na wala namang may gusto. Lalakad sa tubig. Taraan sa tubig hanggang tuhod pwede. Amen. Tatawid sa ilog, hindi yung nagraragasa. Lumakad sa apoy, ito mga performer. Hindi, pero may mga pagkakataon mga kapatid. Hallelujah. Kapag sa ilagay natin mga kapatid, huwag natin iliteral, yung mga pagsubok mga kapatid na para tayong tumatawid sa apoy. Amen. Na inaapawan tayo ng mga grabing pagsubok, grabing problema mga kapatid. Ang sabi po dyan, kahit ano pang gawin ng kaaway, kahit mga kapatid, patawin pa tayo sa napakalawak ng mga kapatid na mga pagsubok, kahit ang apoy mga kapatid ay hindi pwedeng makapanaig sa kayang gawin ng ating Panginoon mga kapatid. Kapag sinabi niyang iingatan ka niya, iingatan ka ng ating Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos mga kapatid, hallelujah, na ililigtas ka niya, ililigtas ka po ng ating Panginoon. At ang lahat ng bagay na ito ay wala mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon kasi siya ang may control sa lahat ng bagay. Sabi ng 54, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit wakas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinabi ng Panginoon na nagmamahal sa iyo. Hallelujah! Kaya pala tinutupad ng ating Panginoon, hallelujah, ang kanyang mga promises dahil mahal pala tayo ng ating Panginoon. Doon pa rin pala ng buong pag, doon pa rin pala yung pinaka-center mga kapatid. Hallelujah! Yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung pala yung cause kung bakit tayo iniingatan ng ating Panginoon. Kung bakit mga kapatid, yung pala yung mga pangako ay natutupad sa atin. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Love pa rin. Pag-ibig pa rin mga kapatid. Hallelujah! Yan pa rin yung cause mga kapatid ng ating pagtupad ng ating Panginoon. Kaya, hallelujah, yung pag-ibig ng Diyos, huwag niyong babaliwalain. Huwag po natin yung babaliwalain mga kapatid dahil ito po yung nagpapanatili po sa atin mga kapatid kung bakit tayo ay nag-exist, kung bakit po tayo may ganitong pananampalataya at ganyang pagpapala dahil pala yun sa pag-ibig ng ating Panginoon, ang Panginoon na nagmamahal sa iyo. Grabe yung pag-ibig ni Lord mga kapatid. Kasi minsan may mga pagkakataon mahal natin ang isang tao. Nangangako tayo, pero pag hindi na natin mahal, hindi na natin tinutupad. Oh, masakit. Di ba may mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, na dahil nasa peak tayo ng pagmamahalan, ang dami nating pinapangako. Merong iba, oh, bibigyan kita ng sing-sing. Ikaw na ang aking forever. Ikaw na ang aking huling sinisinta. Ngayong January. Di ba may mga ganyan, marami tayong Kapag nagmahal kasi tayo, hindi pwede talaga sabihin natin, hindi talaga pwedeng hindi tayo magbibigay. Pero pag medyo lumalamig ang pagmamahalan, lumalamig ang relasyon, lumalamig ang pagsinta, ano pong nangyayari, yung mga promise ay nawawala na rin. Lumalamig na rin, bakit kita bibigyan ng chocolate? Bakit kita bibigyan ng rosas? Ay inaway mo ko. Ay tinuyo ka. Di ba? Bakit kita bibigyan? Pero ang ating Panginoon, kahit nalamig ang ating pag-ibig sa ating Panginoon, mga kapatid, ang kanyang pangako ay patuloy na natutupad sa atin, mga kapatid. Kahit anong lamig, mga kapatid, ng relasyon natin sa ating Panginoon, ang ating Diyos ang patuloy na mag-reach out sa atin, mga kapatid. Sa una nating pag-ibig, ang Diyos ang patuloy, mga kapatid, na gagawa ng paraan para yung ating pag-ibig noon
ay magkaroon ulit ng apoy, mga kapatid. Diba napakabuti ng ating Panginoon? Hallelujah! Na mahal tayo ng ating Panginoon at willing ang ating Panginoon na gawin ang lahat ng bagay, bumalik lang tayo sa Kanya, mga kapatid. Isang pagpapatunay, yung napako siya sa krus. Malamig ang relasyon ng tao. Nagkasala, mga kapatid, mas minahal nila ang mundo, mas minahal nila ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, gumawa pa rin siya ng isang drastic move, mga kapatid. Hallelujah! Na sinugo niya ang kanyang anak, mga kapatid, para maging katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya hanggang ngayon, hallelujah, yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa tuwing nararamdaman natin ang kanyang presensya, mararamdaman po natin, mga kapatid, na nandito, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Sa tuwing nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, tandaan mo, mahal ka ng ating Panginoon, mga kapatid, dahil yung presensya niya, ibinibigay niya lang sa mga taong mahal niya, mga kapatid. Kaya sa tuwing maramdaman natin ang presensya ng Diyos, mga kapatid, sa panalangin, hallelujah, sa pagpupuri, sa pagsamba, hallelujah, hingin lagi natin, Lord, I need your love. Lord, hallelujah, di ba ipinangako mo yung banal na presensya na kung sino mang humingi sa iyo ay ito ibibigay mo. Hingin po natin yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, kung ang masamang magulang ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanyang anak, ano pa kaya ang Diyos, mga kapatid, na pinaglilingkuran natin na hindi niya ibigay sa iyo ang banal na Espiritu, na ito ay sign ng kanyang pag-ibig, mga kapatid. Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Mananatili ang kapayapaang aking ipinangako, sinasabi ng Panginoon na nagmamahal sa iyo. Ang sarap, mga kapatid, parang love letter. Amen. Truly yours. Ayan, parang love letter, mga kapatid. Nagmamahal. Jesus Christ. Pinakamasarap na love letter, mga kapatid. Nagaling po sa ating Panginoon. Minsan, kinikilig tayo, pati hindi sa atin yung love letter. Nakita lang natin sa Facebook, eh, sa ito Manila. Talaga, minsan nga, Korean eh, pero Korean yung sulat, pero kinikilig ka kasi piling mo love letter. Yung pala, nag-aaway na, mga kapatid. Kasi may heart-heart kasi, ganyan. Pero ito, mga kapatid, hindi pa kayo, mga kapatid, na in love sa ating Panginoon. Amen. Sa dami nating pagkukulang sa ating Diyos, sa dami, mga kapatid, hallelujah, ng kasalanan na gawa natin sa ating Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng love letter ng ating Diyos. Anak, mahal kita. Anak, ako ang bahala sa iyong kasalanan. Ako ang tutubos dyan. Anak, ako ang bahala. Lumapit ka lang sa akin. Magpatuloy ka lang. Bumalik ka lang. Ako na ang bahala. Papawiin ko yung mga kasalanan at gagawin kitang panibago. Bibigyan kita ng panibagong puso. Bibigyan kita ng panibagong pag-iisip, bumalik ka lang sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Ilang beses tayo nagkasala sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng bilangin sa iyong... Kahit isama mo pa yun yung pa. Hindi mo pwedeng ibigay, mga kapatid, na bilangin lang sa iyong daliri ng kamay o paa, mga kapatid. Marami na tayong pagkakasalang nagawa sa ating Panginoon. Pero yung pag-ibig ng Diyos... Hallelujah, yung promise niya, mga kapatid, na kung sino man yung lalapit sa kanya, mga kapatid, ay tatanggapin po ng ating Panginoon. Kaya, sabi po dito, mga kapatid, let us hold on to God's promise because the Lord keeps His promises. Amen. Amen. Siya lang, ang ating Panginoon lang ang pwedeng makapag-keep at makapag tupad, mga kapatid, ng lahat ng kanyang ipinangako. Di ba sabi ng verse kanina, mga kapatid, yung numbers, hindi siya katulad ng tao. Kahit tayo, ganyan din tayo, kasi tao nga tayo eh. Nagpa-promise tayo, hindi naman natin tinutupad. Ang dami nating pinapromise, oo, pupunta ako dyan. Oo, mag-church ako, magbabalik. Oo, pupunta ako ng prayer meeting. Oo, pupunta ako ng overnight. Oo, pupunta ako ng mga Bible study. Oo, hahayo ako. Pero nasa na ikaw? Diba? Nasa na tayo? Nasa bahay ko, natutulog.
Sa bahay po nagkakape. Sa bahay po nagsisil po, nakahiga. Nakadikwatro po, nanonood ng TV. Amen. Anong ginagawa po natin? Pero ang ating Panginoon, araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw din mga kapatid, ang pagtupad ng kanyang pangako po sa atin, ang kanyang pag-ibig mga kapatid, ang kanyang pag-iingat ay patuloy. Hallelujah na nararanasan ng bawat isa sa atin. Kaya tama lang kanina eh, ang dami ng promise ng ating Panginoon, yung promise natin, kakaunti na nga lang, hindi pa natin matupad. Amen. Ang sakit. Amen. Pero, salamat na lang dahil napakahabagin ng ating Panginoon. Yung kanyang pangunawa ay napakalawak mga kapatid. Hallelujah. Ang kanyang pag-ibig ay napakalalim. Hallelujah. Salamat dahil meron tayong Diyos. Hallelujah. Na pag-ibig ngayon. Kung tayo ay namuhay, mga kapatid ng Old Testament, Pastor Bino. Patay na siguro. Siguro mga kapatid. Ay, 50% wala na din. Amen. Kasi sa sobrang pasaway, nung ang status ng ating Panginoon ay hari pa, talagang hari talaga siya. Kapag nagkasala ka, yari ka. Pero ngayon, mga kapatid, pag-ibig, kaya nananatili po tayo. May mga pagkukulang tayo, pero hindi yan pinapansin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo nagkaroon ng puso, mga kapatid, hallelujah, na sumusunod na uli sa ating Panginoon, wala na yung mga nagawa nating kasalanan. Nasaktan man natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pero ang Diyos, hallelujah, hindi niya iniinda yung sakit na yun, kundi binibigyan po tayo, mga kapatid, ng maraming pagkakataon. Hallelujah, na bumalik muli at makabawi sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, ito na yung last verse. English ito pa rin. Let us seize and hold tightly to the confession of our hope without wavering. For he who promised is reliable. Ano ibig sabihin ng reliable, mga kapatid? Mapapagkatiwalaan. Reliable, anong pang-ibang meaning ng reliable, mga kapatid? Maaasahan. Ano pa? Sabi dito, isa pa, trustworthy. Talagang yung napapagkatiwalaan natin ng lubos. Amen. And faithful. Sinod lang yung Diyos na faithful, mga kapatid. Amen. Ang ating Panginoon lang, nasa kanya yung definition ng faithful. Amen. Nasa kanya mga kapatid, makikita natin yung word na tapat mga kapatid. Ang ating Panginoon lang ang pwede makapag-justify na siya lang ang tapat mga kapatid. Kasi tunay naman, naranasan natin mga kapatid na ang Diyos, hallelujah, ay tapat sa bawat isa po sa atin. At ang Diyos mga kapatid, hallelujah, na nangako ay patuloy na itinutupad ang kanyang pangako. Kaya si Lord, tapat ang nangako. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid. Dahil sa kanya mga pangako, mga kapatid, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Hallelujah. Ang bawat isa sa ating, mga kapatid, ay nakaranas ng kanyang pag-ibig na dalisay. Salamat sa Diyos, mga kapatid, na tapat. Hallelujah sa kanyang pangako. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, hallelujah, Diyos na makapangyarihan. Diyos na tapat, hallelujah, salamat Panginoong Jesus. Hallelujah sa iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Salamat Lord, hallelujah, sa iyong mercy, sa iyong grace, Panginoong Jesus, na patuloy namin, God, hallelujah, na nare-receive. Salamat Panginoon. Hallelujah, na nagiging tapat ka sa bawat isa sa amin. Hallelujah, bagus minsan, may mga pagkakataon, Lord, hallelujah, na nasasaktan namin ang iyong damdamin, na nagkakaroon kami ng pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Pero ang lahat ng yan, Panginoong Jesus, ay hindi magiging hadlang para tuparin mo ang iyong pangako sa aming buhay. Kaya Lord, salamat God, hallelujah, na nandito ka, Panginoong Jesus, patuloy God na ipinapakita mo na mahal mo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Kaya Lord, lubos-lubos ang aming pagpupuri, lubos-lubos ang aming pagsamba, Panginoong Jesus, sa iyong pangalan, sapagkat ikaw lang, Panginoong Jesus, ang nagbigay ng ganitong pagsinta sa amin. Ikaw lang ang nagbigay ng ganitong pag-ibig sa amin, Panginoong Jesus. Kaya Lord, hallelujah, nandito ang aming buhay, Panginoong Jesus.
Nandito ang aming sarili, God, hallelujah, na patuloy na ibinibigay po namin sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, malugod ka sa aming mga alay, Panginoong Jesus. Malugod ka sa aming buhay. Malugod ka sa aming pananampalataya na minsan, Lord, hallelujah, na hindi ka namin nauuna sa aming buhay. Pero Lord, hallelujah, ikaw, God, hallelujah, ay Diyos na tapat na lagi po kaming inuuna, Panginoong Jesus. Kaya Lord, bigyan niyo po kami ng pananampalataya, Panginoong Jesus. Hallelujah, pananampalataya na magtatapat sa inyo, Panginoong Jesus. Bigyan niyo kami ng puso na lagi ka naming iibigin, Panginoong Jesus. Lord, bigyan po kami ng isipan na lagi ka naming uunahin, Panginoong Jesus. Lord, kung wala ka sa buhay namin, wala kami, Panginoong Jesus. Lord, kung wala ka sa pananampalataya namin, wala kaming magagawa, Panginoong Jesus. Kaya salamat, Panginoong Jesus, sa dalisay mong pag-ibig at sa mga pangako mo na patuloy, God, hallelujah, na inagagawad mo sa amin. Hallelujah. Kaya Lord, hallelujah, patuloy, God, hallelujah, na malugod ka, Panginoong Jesus. Huwag niyo po kaming iiwanan, huwag niyo kaming pababayaan sa buhay na ito, sa pananampalatayang ito, Panginoong Jesus, sapagkat hindi namin alam, Panginoong Jesus, kung saan paparoon ang aming kaluluwa, Panginoon. Hallelujah, kung mawawala ka, Panginoong Jesus, hallelujah, sa aming buhay. Kaya, Lord, hallelujah, salamat sa iyong dalisay na pag-ibig. Salamat sa iyong pagtatapat, Panginoong Jesus. Salamat, God, hallelujah, na maaasahan ka namin, Panginoong Jesus. At kayaan, Lord, hallelujah, na ang pananampalataya na meron kami, Panginoong Jesus, ay mas lalo pang lumalim, mas lalo pang lumawak, Panginoong Jesus, at mas lalo pang tumatag kami na habang kami nag-aantay ng iyong pagbabalik, Panginoong Jesus, hallelujah, na hindi mayayanig ng anumang gawa ng kaaway ang aming pananampalataya, bagkos mas lalo kaming hahawak at mas lalo kaming mananampalataya magtitiwala sa iyong mga pangako, Panginoong Jesus. Alam namin, God, hallelujah, na kapag inalay namin ang aming buhay sa iyong mga kamay, Panginoong Jesus, hallelujah, nakakasigurado kami, hallelujah, na walang magagawa ang kaaway. Walang magagawa, Lord, hallelujah, ang anumang mga bagay kapag kami nasa iyong mga kamay, Panginoong Jesus. Lord, patuloy ka naming pinupuri at patuloy naming pinapasalamatan ang iyong makapangyarihang pangalan, ang iyong pangalan na nagligtas sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat sa mga pangako na natutupad at tutuparin pa sa aming buhay, Panginoong Jesus. Kaya Lord, hallelujah, patuloy, God, hallelujah, naikip mo kami, Panginoong Jesus. Lagi mo kaming hawakan, lagi mo kaming yakapin ng iyong presensya, Panginoong Jesus. Kaya Lord, ang lahat ng panalangin ito ay patuloy na ibinibigay namin sa iyong makapangyarihang pangalan lamang, Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kayo po ay tumayo, mga kapatid. Bago tayo magtapos, purihin muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah.